Magandang araw po sa inyo lahat. Ito nga po pala ang update ko sa pong alagang baboy. Na kung saan ito po ay magtatatlong buwan na. Ngayon pong darating na December 8. Kung mapasin nyo po, meron pong mga violet. Yan pong mga violet na yan ay may mga sugat po. Kita-kita yun naman po siguro ninyo. Ayan. Ginagamot ko po. Sapagkat ito pong baboy na to ay hindi po kumain sa loob po ng isang linggo. Tagang ginawa ko na lamang po yung nag-pray po ako sa Panginoon Diyos at nagmakawa po talaga. Tapos po ang ginawa ko rin po, bukod pa po doon, yan tinulukan ko po ng sustalanla. Bukod pa po sa sustalanla, asustilinla, ay tinulukan ko rin po ng bakteri para po kumain. Sapagkat ang baboy po na to ay inuubo ko sa loob po ng isang linggo. Ayan. Ang nga po talaga yung nag-alala, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya lang, ang pumalit naman po ay mga sugat. Kaya kulalas po nilang gumaling at sila po ay kumakain na. Ayan. Kung mapasin nyo po, nagpalita po ako ng bedding o nagdagdag po ng rice hull. Ito pong rice hull na to ay mula po sa bayuhan. At lalagay ko lang po kanina ng 5 sako. Sapagkat po, napakadumi na po talaga ng kanila pong bedding. Kung kayo na magtatanong, di ko po muna nilagyan ng tubig ito pong swimming pool. Sapagkat kagaling lang naglagay po ako ng gamot po nila. Ayan, para po sa kanilang sugat. Gusto ko po talagang gumaling. Ayan. Meron ko po pala kundi nalagyan. Dito na po siguro ninyo. Pero bukas po lalagyan ko po yan. Kasi kumakain po talaga kanina. Ayan po ang alaga ko. Hindi ko po alam kung ilang kilo na po yan, kung basa po hindi. Bahala na po, basta po, plano ko po, February na lang po yan. Kasi ang 4 buwan po niyan ay sa January. Ayan po. Ito po yung pagkain nila, kung kumpi na po. Kaya lang, yan po ay 2 kilo kalate. Pinakain ko po ngayong araw na ito. Ah, ngayon po hapon na ito, 2 kilo kalate po. Tapos kanina ng umaga po, 2 kilo. Bali, sa loob po ng isang araw, sa ang baboy po na to, ay nakaubos po ng 2 kilo. At 1/4, igisa po yan. Yan po. Punta na po tayo dito sa kabila. Ito na po mga alaga ko pa rin pong baboy, bali 3 po yan. Binukod ko po yan, 2 pong babae, 2 rin pong lalaki. Ah, 2 babae po, 1 lalaki. Bali ang alaga ko pong pater na ngayon, 5 lamang po. Kaya lamang, kumapasin nyo rin po, ito po ay meron pong gamot. Ay, nilagay ko po dyan, ito, Phoenix po. Ayan. Para po kasi gumaling, kung di ko po lalagyan, baka po lumala. Ito pong baboy na to, bali isang linggo rin pong hindi kumakain. Ang ginawa ko na lamang po, tinukan ko po sila ng bakteri, tapos pray po talaga sa Panginoon Diyos. Ayan, tumatay pa po. Ganyan po ang mga baboy. Ang pagkain nga po nito, wala po ng Monday, tagang ako po nagpasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat tininig niya po ang aking panalangin. 1 linggo rin po kasi hindi ito kumakain. Tagang lagi po nagtuturok. Maga. Kundi man po maga. Hapon, pagdating ko po bago, habang kumakain ng konti, tinuturokan ko po kagad. Dito po kasi ang mga baboy, kahit po Tagalog, ay nagkakasakit po. Hindi po talaga nakain. Ayan. Tagang hindi po ako pinabayaan ng Panginoon Diyos, tagang pray po, tapos kinamot ko po siya ng bakteri, tapos may nubo rin po dito, inano ko po ng sustalanla, asustilinla, yun lang po, ayan, inubo ko po. Pero bukas po na umaga, tutulukan ko po uli yan, hindi po maaaring hindi, kasi ito lang po kasi inaasahan ko, wala na pong iba, ayan po.
Ito po ang kanilang swimming pool. Well, di po ako naglagay ng tubig. Ito po palang dinagdag ko dito, rice salt po. Bali, 5 sako rin po. Ay, sa sako pong na rice salt, bali, 25 pesos. Ayan, kamakasin niyo po, talaga may sugat po sila. Ayan po. Pero gagaling po yan, gawa po ng mabisa naman po, Covenex. Ako po kasi pumunta kanina sa bilihan po ng feeds. Nagtanong po ako kung ano po dapat gamutin. Ang sinabi po sa akin ng agribet, dapat po ay magaling na po bago po turukan. Dapat daw po pampatay bulati na para tumaling daw po ang sugat. Kaya daw po kasi may mga bulati kaya daw po nagkaganito. Pero sabi rin po sa akin, yan daw po ay sakit daw po ng baboy kapag ka daw po nagsusugat. Kaya ginawa ko na lang po, nagbili po ako ng Covenex. Ang Covenex po kasi yung malaki, 280 ang bili ko po. Yung pong maliit ay 180. Kapag ka po nagkakasakit ang baboy sa tulang, nakakapag-alala po talaga. Kasi nandito po halos lahat ng pera ko. Ito lang po kasi binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Wala na pong iba. Wala po akong aasahan kundi ito lamang po. Kaya kinakailangan pong alagaan talaga mabuti. Ayan, mapapansin nyo rin po, wala na pong pagkain. Nakaubos po sila ng 3 kilo po ngayon kung nga pong ito. Tapos kanina po umaga, 2 kilo lamang po. Dapat po kasi, ang isang baboy, makaubos po ng 1 kilo maghapon. Buong araw na po yun. Ayan po. Ayan pong isa, umiinom po ng tubig ko. Ito nyo naman po ninyo. May mga sugat din po yan. Kung kayo po'y magtatanong kung mga liig may sugat po, kuha po ng katuturo ko. Ayan po. Ako na po kasi nagtuturo kasi kung ano po po sa technician, mahal pa rin naman po ang bayad. Nasa 300. Kaya pinag-aralan ko po ang pagtuturo. Kaya naglalakas loob na lang po ako. At bago po magturok, taga nagpipray po muna kay Lord God na gumaling po kagad ang baboy. Kasi siya lang naman po ang nagbigay sa akin ng mga baboy na ito. Ayan, kumapasin nyo po, dahil po talaga sugat. Kita-kita naman po nyo siguro may mga violet ko yan. Yan po ay Covenex. Ang Covenex po kasi ang tinagamit ko talaga sa sugat. Tapos pagkana po, pupurgayin ko po yan ngayon pong katapusan. And pumupunta na po sa swimming pool, wala pa po talagang tubig. Kasi kalagay ko lang po ng gamot. Bukas na lang po ng umaga para po tumalab. Hindi ko po alam kung bansot po yung baboy na yan. Bahala na po. Kasi pagkari pa naman po yan. Hindi ko po muna yan kagad bibenta sa January. Baka po ako malugi na naman. Ano, ubos ko nga po pala ditong pre-starter, 3 sako lamang. Kaya, hindi ko na po ito i-ano, i-finisher. Grower na lang din po para po lumaki. Pareho lang din naman po. Ang pagkakaiba po kasi ng grower sa finisher, mataas lang po ang finisher ng 40 pesos. Yan po, kunti, bali po na ano lang po yung bite ng NutriWin. Ng nutrition, sa grower na lamang po ako. Para po mas madali pong lumaki. Lating ko po sa baboy na to, tagang bansot po. Ayan, isang liliit po talaga. Siguro naman po, gagaling na po itong mga to sa kanila pong pag-ubo. Sapagkat nagpalit na po ako ng bedding.
Kasi ang bedding po nito napakababa na taas basa pa po. Ayan po ang alaga kang baboy. Yan po ay magdadalang buwan. Magdadalang buwan, yan po December 8.